repair natin. Aire repair natin. Kahit anong ano mo kung nakasaksak mo siya, meron na 220. Meron naman siyang supply eh. Kasi pag malamig naman, hindi ako mag-aircon. Kasi malamig dito pag-aircon. Meron naman yun. Suksok natin. Meron. Meron siyang 220. Ayan. Tapos, saksak natin ha. Ayan. Pero nagamit ang dati ng motor. Saksak na. Dati. Pero hindi ko nagamit. Oh, wala pa rin yung power. Saka dapat pag saksak mo, tutunog dito. Tut! Walang tunog. Ayan. Check natin to. Ang problema nito. Ayan. Binaklas na namin. Dito. Possible yung sira niya. Ayan yung diagram. Hello po. Hindi ko kasi alam itong ano nangyari sa kanya kahapon. Ayan, ayan yung problema. Ayan o. Tingnan niyo. Ayan o. Expect ko. Magbibigay siya ng alauna. Ayan. Bahay ng langga mo. Ayan o. Ayan. Ayan. Oo nga po. Sige po. Tawagan ko po siya. Kaya pala walang power to. Thank you. Thank you. Talagang power. Ayan. Bulaga. Ayan. Kita. Ayan yung dahilan. Ito. Sunog. Kaya wala siyang power. Inisan na natin. Ibig sabihin, ito yung connection ng pan motor. Pag mayroong short ang pan motor, ang possible na bibigay ito. Ito na, ito kasi, ano na, relay, kung saan meron siyang speed, pag ano mo sa remote, ito yung titik para mag-under yung low high speed na ngayon. Ang natamaan sa kanya low success natin, pumupos ang tarik sa kapasipot. Yung saan, ang galing dito yung kurente, yung 220 na galing sa sangsakan. So, bakit siya pumutok? Bakit siya pumutok dito sa fuse, pumutok siya. Kasi maliit na hidla yung ginamit natin. Para pag pumutok, yung fuse ang pumutok. Hindi na siya matamaan dito sa secondary. Ito yung primary. Bakit siya pumutok? Kasi ito ang sira. Diode po. Ito. Di ba pag... Hindi, but before mo nilagay yung ito, ano yung sira? Ang sira niya, before. Diode din. Kasi bakit? Paano natin masabi na diode? Paano natin sinabi na diode? Kasi pag saksak natin, di ba po? Mm-hmm. Ang kurente, pumunta siya dito sa thermistor, tapos pumunta dito sa isang kapasitor. Kasi kapwa, yung simbol na yung kapasitor yan. Kurente pumunta dito. So ang pinutok niya, ang sinira niya sa pagsaksak natin, ito. Yan, nag-crack. Ito, thermistor ang tawag niyan. Pero hindi naman affected. Oh, hindi yan affected. Kasi hindi nilagyan mo na fuse. Ibla na fuse na mali. Pero pwede pa yan. Pwede pa ba yan? Oh, pwede pa yan. Magagana pa ba yan? Maka, pwede pa yan. Tapos ang tapos na yun, hanggang dito yung ano niya sa kapasitor. Ito yung relay. Tinanggal natin. Wala naman siya ng sorot. Wala. Yung sa relay din siya affected. Ngayon, pagdating na, paano natin nasabi na ano yung tawag nito? Kapareho lang din yung problem niya sa nakaraan. Kasi ito, pinutol niya, di ba? Yung dati. Yun. Dinugtong natin. Dinugtong natin. Ang ginawa niya, pumunta yung kurente dito, papunta dito. Dito naman sa kabila dumaan yung ano niya. Dito naman sa kabila sa pumutok.
Ibig sabihin po, ang problema na ano, hindi natin na palitan to. Kaya ganun pa rin yung problem. Nung dati, putol di ba po ang piyos? So, nilagyan natin ng hibla para magkaroon ng ano. Pinotok niya pa rin kasi dito daw mo. Sa bed mo. Ay, ano, kaya hindi siya pumotok before kasi putol siya. Magandang araw sa ating lahat. May easy na easy type pero gumagamit siya gumagamit ng motherboard. Gumagamit ng power supply. Ngayon, dito, ilapit mo. Ang problema nito, pag isaksak mo, pumuputok itong fuse. Ngayon, ito. Ngayon, ang naging ano, dito, nag-crowd yung ano niya, hinang niya dito. Nag-crowd yung hinang dito. Tapos dito rin pumutok din to dito. Ano din 'yun. Ito naka-bypass ko na yan kanina. Nandun ako sa tagig to. Kasi nga putol dito. Yan. Ngayon, pagpasok ng kuryente dito, pinuputok niya yung fuse, tapos naging corroded to dito, tapos dito naman naging corroded din pag ganun. Tapos yan. Chinek ko ang shorted ito diode, tapos na nasibak din yung ito, intense ito, yung maliit ito, SCK 2R55A. Flash ko na lang dyan sa screen yung ano nasira. Yan. Ngayon, paano i-check to? Para ma-ano natin. Ano mong tester? Halo, harap mo. Dito, dapat papalo. Papalo. Pagbalik ta rin mo, reverse mo yung ano. Dapat hindi papalo. Ayan. Good naman yung sa output. Sa DC. Pero dito sa ano AC line, yan, kumalo siya, dapat walang palo yan. Yan, kumalo dalawa, ibig sabihin shorted to. Ngayon na nakita ako na ano, hinanap ko, yan, ito kakahoy natin. Ito. Saan galing board yan? Sa carrier. Sige, galing sa supply, pag saksak, umuputok ang fuse lagi nito. Ang nangyayari, nasibak yung ano, yung lid sa copper lid dito sa ano, sa pinaka board. Oh, sa board 'yan oh, nasibak 'yan oh. Saan yung ayan. Ito, nasibak. So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng bypass na wire papunta dito. Kasi nga, nasibak siya papunta dito. Tapos, ngayon, dito rin nasibak rin pag ganun. Nilagyan ulit natin ng wire pag ganun. Yan. Tapos, ngayon, since wala tayong diode, na kapareho, gumamit tayo ng ganito, rectifier. Pinalitan natin yung ganito. Yan, pinalitan natin. So, ang ginawa natin, yung, siyempre, yung AC dito. Tapos, AC supply diyan sa gitna. Tapos, yung negative sa capacitive, nilagyan na lang natin ng wire papunta dito. Yan. Tapos, yung sibak na ano,
na tawag nito, thermistor, pinalitan na rin natin ito, ang sibak na thermistor. Ang value niyan, flash ko na lang diyan sa screen. Kita naman yata. Di, pinalitan na yan, iba na yan. Nagiging DSC 50D-S. Yan, chambahan. Chambahan na. Sige, saksak natin. Ito hindi ikot yung pan motor kasi nga wala siyang neutral. Ito. Papunta doon sa ano. Meron to siyang wire nasa nasa customer na yun, nakalimutan kong dalhin. Ayan. Tapos yung wiring diagram, ang tanging makukuha mo sa wiring diagram yung wire lang sa aircon. Pero ang mga value nitong mga pyesa na to, hindi mo makukuha. Yun ang mahirap sa larangan ng air conditioning natin kasi nga yung mga wiring diagram, yung diagram ng mga circuit diagram niya, hindi mo basta-basta makukuha. Kaya medyo nahihirapan tayo sa pag-trouble. Ngayon, tanging makukuha lang natin wiring. Tulad niya sa panmotor, kuha natin. Ito nga, wala nga wiring. So, doon tayo magbabase sa wiring diagram. Ngayon, isaksak na natin para malaman natin kung garantisabog na ba ito. Yan, hindi ikot to ha, kasi wala siyang neutral. Pero pwede mo natin siguro ito isalpak dito. Pwede yan. Huwag na. Ang importante na tatakbo, gagana to siya, magkakaroon ng ilaw. Yun, gagana yung display, tapos ano. Kasi nakaraan, wala talaga tong display. Ayan. At saka sinaksak ko to, pumutok. Ayan, kaya mga tropa natin dyan na gumagawa, mga DIYers, bagong term yun. Gagamit kayo ng ganito, series lamp. Always, kasi meron nga akong ni-repair dati na instead na maayos, mas lalo masira, di ba? Kaya mas malaga na gumamit kayo nitong mga LED. Ang nagturo na sa akin nito si ano, si Calibre. Shout out Calibre. Pumunta ako sa shop niya, tinuruan ako nito. Pero matagal nang inano sa amin 'to. Sa ano, mag-aral pa ako ng electronics na ano na to. Ano? Okay, ito, ano mo dito? Ayan, yan yung normal na takbo ng, ito pala, Hitachi to. Hindi inverter. Non-inverter to. Kasi yung ano niya, pan, saka compressor, ano siya, gumagamit ng nabukod na kapasitor na naka-AC. Gumagamit nga lang siya ng ano, motherboard na kung saan gumagamit ng power supply. Ayan. At ganito pala sa mga ano din, nag-aaral ng electronics or di kaya nag-DIY ng mga electronics, mga practitioner. Pinakamahalagang aralin nyo yung pagbuo ng power supply. Pag-aralan nyo yung power supply. Kasi halos lahat ng electronics gumagamit talaga ng power supply. Yan. Lahat ng electronics. Yan, si tawag nito, rep, gumagamit yan. Yung mga inverter welding machine, gumagamit din yan. Component. Halos lahat naman, aircon. Lahat yan, gumagamit. Power supply lang lahat yan. Di lang natin masabi kung full wave, half wave, maraming klase ng power supply. Ayan. Ito na, oh. Gumagana na. Ayan. Ang ginawa natin, ito, diode. Pinalitan natin ng ganyang diode. Multiplier. Pero mas matibay yun. Ayan, on natin. Ayan, oh. Nag-display na siya dito. Okay.
Okay, maraming salamat po sa panonood. Ito po ang Aire Electronics Service Center.